Kamusta guys? Meron ako dito refurbished na monitor. For today's video, kakabitan natin siya ng mga components galing sa desktop PC ko. Umpisa na natin. Itong AIO monitor is commonly ginagamit sa mga computer shop o internet cafe kasi space saver nga. Kasya buong PC mo sa likod ng monitor. Standard PC yan guys, meaning kasya dito ang ATX power supply, motherboard at pwede lagyan ng dual slot na graphics card. Viewplus na ang brand na ganitong monitor, bali phase out na yung ganitong model. Kaya madalas na refurbish o second hand na makukuha mo ganito sa mga nagsaradong computer shop o internet cafe. Baklasin ko na muna yung PC ko, din samahan nyo kakapit natin yung mga components dito sa AIO monitor natin. Ito na siya guys, ipatong muna natin yung monitor LCD sa foam o tela para hindi magasgasan. And tanggalin natin yung screws ng stand niya. Pagkatapos, tanggalin na rin natin yung mga screws niya sa intersection para matanggal ang pinaka-casing niya. Ito yung itsura ng loob niya guys, then kunin natin yung mga components na ikakabit. Ayusin muna natin yung mga internal cables niya para hindi maipit sa mga PC parts. Lagay lang natin sa upper side yung dalawang internal USB power at mga panel switches. Pagkatapos, unahin natin yung kabit itong motherboard. Pero bago tayo magkabit ng mga components, itest muna natin sila pagka-open nyo sa box. Lalo na kung brand new para hindi hassle magbaklas kabit dito sa AIO. ATX motherboard o micro ATX motherboard kasha dito sa AIO natin. Meron dito connector sa board ng AIO malapit sa RAM. Ikabit lang natin siya kasama ng screw kasi ito yung magsisilbing anti-static ng mga components at trigger connection ng power and reset switches natin. And kabit na rin natin yung mga ibang screws para malak na natin yung motherboard. Ayan guys, okay na tayo sa motherboard. Nakabit ko na rin yung mga panel switches at internal USB power para mag-power yung USB slot sa gilid ng monitor at power din ng built-in camera ng AIO natin. And sunod ay kabit natin yung PSU. Standard power supply yan guys, ATX power supply na kaparehas sa mga PSU ng mga standard na CPU. Huwag natin kalimutan na ikabit yung power ng monitor natin. Ito lang siya guys, gamit ang Molex connector. May built-in speaker yung AIO na ganito, pero sa akin kasi wala na yung cable niya para mag-connect, kaya di natin siya magagamit. Kabitan na rin natin siya ng storage devices. Ang ikakabit ko ay isang SSD at hard drive. Kulang ng screws at adapter yung kabitan ng storage natin. Bali, sasama ko na lang yung SSD sa ibabaw ng hard drive. Okay na tayo sa SSD, hard drive. Nakabit ko na rin yung SATA cables. Panghuli, kabit na natin tong graphics card. Ayusin na natin yung mga cables at ilock na rin natin yung PSU. Kabit muna natin yung dalawang screws niya sa ilalim. Kabit na rin natin yung IO shield niya at i-align natin yung HDMI cable ng monitor para hindi maipit sa casing. I-screw na ulit natin yung casing at pati na rin yung dalawang panglock ng PSU kasama ng casing. At pati na rin yung stand niya. And panghuli, kabit na natin yung HDMI cable sa motherboard IO or graphics card. Ito na siya guys, i-power on na natin siya. Quality wise, average lang siya para sa akin, 24 inches LED panel, 1920x1080p. Pero mas maganda pa rin yung mga ganitong sizes na monitor na walang AIO sa likod. Sulit na rin siya based sa SRP niya lalo na pag discounted price dahil refurbished siya. Kasi ang habol natin dito ay space na matitipid natin sa ating mesa. At meron na rin siyang built-in na 480p webcam at ito naman ang quality niya. Maganda siya gamitin pag home usage tapos dual monitor setup. Yung space mo para sa box type na CPU ay extra monitor na ang katabi nitong AIO natin.
And salamat guys sa panonood. Next time, magkakabit pa tayo ng iba pang mga AIO sa ating PC.